Matapos dumalo sa kasal sa Pandi, Bulacan, pinaglalamayan ngayon ang magbalaing tumagay ng lambanog. Kinilala ang mga biktimang sina Jerry Tumbaga at Rodrigo Beltran. Kwento ng asawa ni Tumbaga, akala nila hangover lang ang naramdaman ng kanya mister. Yun pala, unti-unti na siya nalalason. Nalaman namin na patay na si Beltran, kaya nagpanik po siya, parang nahina siya. Nung sumakit na yung dibdib niya, nung dilim na yung paningin niya, dinala namin sa ano, center. Ngayon, medyo lumala na. Pagdating sa ospital, hindi na, ano, doon na siya namatay. Ang pinagbilhan ng lambanog na si Armado Pineda, ininumpang ay binibenta ang lambanog para patunayang wala itong lason. Pero si Pineda, namatay rin. Kinuha ng pulisya ang pinaglagyan ng lambanog para maipasuri. Nasa 20 na ang bilang ng mga nasawi matapos uminom ng lambanog. Sa Barangay Sukol, sa Calamba, Laguna, umakyat na sa 6 ang patay. May 5 namatay rin sa Quezon City, 7 sa Calamba, at 5 sa Santa Rosa, Laguna. Bukod pa riyan, 87 ibaba ang patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Karamihan sa kanila, nakaranas sa pagsakit ng tiyan at panlalabo ng mata. Bigla akong para akong nalulula. Tapos naglalaway, bigla lang ako nagsuka. Noong isang linggo, nag-inspeksyon na ang mga taga Food and Drug Administration sa mga bilihan ng lambanog. Kinumpis kanila ang mga ibinibentang inumin na hinisalyado ng kanilang ahensya. Ang PNP, kinumpis ka rin ng isang brand ng lambanog sa lahat ng pamilihan. Ito raw ang lambanog na nakadali sa mga biktima. Wala pang pahayagan na turang kumpanya. Ipinagbawal muna ng City Health Office ng Calamba ang pagbebenta ng anumang uri ng lambanog. Para sa unang balita, Bam Alegre, reporting.